live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa panahon ang usaping pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pagkumpirma ng Pangulo sa nag-leak na text message kung saan sinabi niyang kung isasaalang-alang ang lahat ng bagay, hindi importante si VP Sara. Nagpaabot din ang mensahe ang Pangulo sa mga sundalo kasunod ng pagkwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na pagsuporta ng militar kay Marcos. Nakatutok si Chino Gaston. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, aksaya lang sa panahon ng gobyerno kung maglulunsad ang Kamara ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon yan ng Pangulo sa tanong ng media sa kanyang pagpunta sa pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release Mortgage sa mga agrarian reform beneficiaries sa Lucena City, Quezon Province. Sa gitna ito ng lumabas na text message ng Pangulo sa hindi tinukoy na umanoy mga leader ng Kongreso. Pagkumpirma ng Pangulo, totoo ang mensahe kung saan sinabi niyang kapag isasaalang-alang ang lahat ng bagay, hindi importante si VP Sara. Kaya wag na daw maghain ng mga impeachment complaint dahil makakaabala lang daw ito sa tunay na trabaho ng pamumuno para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Well, it was actually private communication but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Tinanong din ng Pangulo sa pahayag ng bise na umabot na sa point of no return ang relasyon nilang dalawa. Sir, have you reached the point of no return? Never say never. Kasunod na pinuntahan ng Pangulo ang mga sundalo sa loob ng Camp General Guillermo Nacar sa kanyang talumpati. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng AFP Southern Command sa counterinsurgency at pagtugon sa mga nagdaang bagyo. May mensahe rin siya sa mga sundalo. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makipag-debate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre, maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, sabi ko, paano na ito? Ay, madali yan, madali ang sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng pagkwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na suporta ng militar kay Marcos. Sabi ni Duterte, kamakailan, may mali sa pamamahala ng bansa na tanging militar lang ang makakapagtuwid. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Itutuloy pa rin ng makabayan block sa Kongreso ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng opinyon laban dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ng grupo ng mga kongresista, hindi raw dapat diktahan ng Malacanang ang Kongreso kung paano gagawin ang mandato nito para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang pahayag ng Pangulo ay pagpapakita raw ng weak leadership o mahinang pamumuno. Dagdag ng grupo, naghahanda na sila para sa impeachment dahil kailangan umanong managot ng Vice President sa usapin ng confidential funds at iba pang anomalya umano sa kanyang tanggapan. Pero ayon naman kina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, Deputy Speaker JJ Suarez at House Majority Leader Manix Dalipe, wala sa agenda ng Kamara ang impeachment proceedings. Iniurong sa Disyembre ang pagsisiyasat ng NBI kay Vice President Sara Duterte matapos niyang hindi sumipot ngayong araw.
Binatikos ng ilang kongresista ang hindi pagdalo ng pangalawang pangulo. At nakatutok si John Consulta. Handang-handa na sana ang NBI para salubungin si Vice President Sara Duterte kanina sa kanilang tanggapan sa Pasay City para sa kanilang imbestigasyon ukol sa mga sinasabing banta ng bise laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero sa huli, no show ang Vice Presidente. Sa halip, abogado niya ang dumating, bit-bit ang sulat na nagsasabing di makakarating ang bise. Our client will not be able to appear at our scheduled investigation as she will be attending to office matters requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability Inquiry into the office of the Vice President. Matatanda ang unang sinabi ng bise na di siya makakapunta sa NBI dahil kasabay nito ang pagdinig ng House Committee na nag-iimbestiga sa confidential funds ng OVP at DepEd. Pero ang komite, kinansila ang pagdinig para magbigay daan sa NBI. Yung pagka-cancel ng House yesterday ay came in late daw. Late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Dahil dito, itinakda ng NBI ang December 11 bilang bagong petsa para makapunta sa kanila si VP Sara. Bakit ganun kalayo? Para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. Pero sa sulat ni VP Sara, nakasaad ang ilan sa kanyang request sa NBI. Meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan tanga namin. Hindi pa yun ang final, final na aming magiging action. But then, i-apprise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. Ayon sa NBI, si sentro sa dalawang bagay ang kanilang magiging pagtatanong kay VP Sara. Ang iniimbestigahan namin, yung video clips where nag-threat siya na may nakausap na siyang tao na papatay kay Presidente, sa First Lady at sa Speaker. At yun ay gagawin pagka siya ay namatay. Yun, i-clarify natin maigi yun. Ang hinihingi lang namin, justification, bakit nasabi mo yan? Reason, bakit nasabi mo yan? Anong background, bakit nasabi mo yan? Lahat, tatanungin namin sa kanya. May claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya, imbestigahan din natin yan. Tatanungin namin siya, sino ba yung pinaghihinalaan mo? Kung ano, may ebidensya ba tayo? Bukod kay VP Sara, may iba pa mga personalidad ang ipapasumpina ng NBI kaugnay sa gumugulong na imbestigasyon. Kabilang dyan ang ilang kasama niya sa Zoom press conference. Giit ng NBI, patas ang kanilang magiging pag-iimbestiga sa usapin na may kaugnayan kay VP Sara. Pero sakaling muling hindi makarating ang Vice Presidente sa December 11, ayon sa NBI. Sa December 11, comes December 11, notified siya for example at ayaw niya pa rin magpunta, we cannot force her. Baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating. Depende po sa reason. Dumating ang December 11, wala man lang pinadatang request for extension for valid reason, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. Ang di pagharap ni VP Sara sa NBI ngayong araw, binatikos ng Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Congressman Jay Conghun. Imposible ngang hindi alam ng Office of the Vice President, no, yung cancellation na nangyari kahapon. This is another palusot. Dito natin nakikita na pag ikaw ba makapangyarihan at mayaman, hindi ka na kailangang humarap. Ganito rin ang sabi ni House Deputy Majority Leader Paolo Ortega. Sa di pagsipot ng bise, hindi raw leadership kung pagiging arrogante ang kanyang pinakita. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng NBI at ni VP Sara ukol dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 4 milyong piso kapalit ng pag-atras ng kandidatura sa eleksyon 2025. Yan umano ang ginawang pangingikil ng isang radio commentator sa kanyang makakalaban na kasalukuyang mayor ng Talisay City, Cebu. Ang pag-aresto sa suspect, tinutukan ni June Veneracion.
Arrestado kayo, ha? Pagkatanggap ng Mark Money, mabilis na inaresto ng PNP CIDG ang radio commentator na si Roger Simafranca at kanyang kasama sa Talisay City, Cebu. Ikinasa ang entrapment operation makaraang magreklamo si Talisay City Mayor Gerald Anthony Gulyas Jr. na kinikikilan umano siya ng broadcaster. Meron siyang, allegedly, meron siyang ilalabas na about kay Mayor, kaya siya nang hingi. Ang suspect, tumatakbo sa pagka-mayor laban kay Gulyas. Sabi ng alkalde, hiningan umano siya ng suspect ng 4 milyong piso para iurong ang kanyang kandidatura. Let me be clear, a withdrawal is not important to me. I'm ready to face an election anytime. Pero itinanggi ni Simafranca ang paratang. Pumayag si Simafranca na magpa-interview pero hiniling niyang itago ang kanyang mukha. Meron tao, sir, na kung tumawag sa akin, hindi ko alam sino siya. Sabi niya, Jed, withdraw. Kasi naunin, okay, for me, ikaw. Pag-isipan ko muna. Sabi niya, mayroon dito, hindi ko lang ng 4 million just para yung purpose para mag-iwindo yung certificate ng kanilasin. Maharap sa reklamong robbery extortion ang broadcaster at kanyang kasama. Para sa GMA Integrated News, Jun Veneracion nakatutok 24 oras. Level up ang nadiskubre ng COMELEC na galawan umano para makapandaya sa eleksyon. Kabilang dyan, ang tila hiraman ng mga botante sa ilang lugar gamit ang barangay certificate. Alamin yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nababahala ang Commission on Elections sa nadiskubre nitong bagong galawan daw kaugnay sa election 2025. Level up na flying voters ang tawag sa kanila ng komisyon. Parang nalilegitimate natin ang flying voters, parang ginawa po natin na flying voters upgraded. Ang nangyari, upgraded because kinover sa pamamagitan ng isang lehitimong dokumento. Ang tinutukoy na dokumento, barangay certificate, na nagsasabing ang isang tao ay tunay na residente ng isang lugar. Marami daw sa mga nagparehistro, transferee o botante ng isang lugar na nagpapalipat sa panibagong lugar gamit ang barangay certificate. Paano ko ang ginagawang strategy ngayon ng mga politiko ay naghihiraman ng mga botante. O total, wala akong kalaban dito. O di, pahiram ko muna sa iyo mga, siguro mga 2,000, pahiram ko muna sa iyo, malaking tulong. For example, in one place, halos 34,000 ang in-increase. Hindi po usual yun, that's unusual. Pag ganun kalalaki ang increase, that's enough to elect a mayor, that's even enough to elect a congressman. Ilang lugar ang inimbestigahan at kasalukuyang iniimbestigahan ng COMELEC matapos makatanggap ng ulat ng paglobo ng bilang ng botante. Matatandang inireklamo kamakailan ni Senator Jinggo Estrada ang umunoy paglobo din ng bilang ng botante sa San Juan City. Sabi ng COMELEC, tinitingnan na nila ito. Dagdag pa ng COMELEC, magsasagawa sila ng preliminary investigation at ipatatawag ang mga punong barangay. Pwede raw silang maharap sa kasong kriminal. Makikipag-ugnayan daw ang COMELEC sa Department of Interior and Local Government para naman sa posibleng kasong administratibo. Sagot naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, pwede nilang imbestigahan ang bagay na ito. Kung lumobo ang botante sa ilan lugar sa bansa, sa abroad, hindi raw masaya ang COMELEC na 1.2 million lang ang nagparehistro. Napakababa. Siguro nga dahil midterm elections, kalimitan kaya naman tumataas ay kapag presidential and vice presidential election. So asahan natin, tataas yan sa 2028. Doon sa mga lugar kung saan nag-a-apply ng other citizenship, katulad sa Amerika, medyo mababa ang bilang ng mga botante na nagpaparehistro. Siguro nga, nagbabahala yung mga ilang kababayan natin, isa sa mga hinala kasi namin, na baka makompromise yung kanilang ina-applyan na other citizenship. Kaya hindi sila nag-a-apply o bilang imbotante sa ating halalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Maari nang maituring bilang upper middle income country ang Pilipinas sa susunod na taon ayon sa NEDA. Pero sabi po ng isang grupo, hindi niyan sinasalamin ang tunay na kinikita ng maraming Pilipino base sa kanilang pag-aaral. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob ng halos 4 na dekadang pamamasada ng jeep ni EJ Flores, paliit lang daw ng paliit ang kinikita niya. Dati kumikita kami ng halimbawa mga 700, ngayon nasa mga 500 na lang.
Halos hindi na raw nila matustusan ang mga pangangailangan nila ayon sa kanyang misis. Pahirap ang buhay. Kagaya namin, ang biyahe namin ay pahirap. Pero sabi ng National Economic Development Authority, o NEDA, sa susunod na taon, 2025, maaaring maituring na ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ibig sabihin, ang average income ng bawat Pilipino nasa $4,256 o nasa higit 246,000 pesos kada taon, batay sa sukatan na itinakda ng World Bank. Ang basis nito is not GDP per capita, no? It is gross national income. And in the last few years, our gross national income is growing faster than our GDP. Pero ayon sa Ibon Foundation, hindi niyan sinasalamin ang tunay na kinikita ng maraming Pilipino. Ang ibig sabihin lang naman daw niyan, malaki kumita ang pinakamayaman sa bansa, kaya't nang paghati-hatian ng lahat ng Pilipino, parang tumaas ang average annual income. Sa pag-aaral ng grupo, 2% lang ng mga pamilyang Pilipino ang kumikita ng 500,000 hanggang higit 10 million pesos kada buwan, habang ang 66% ng pamilyang Pilipino kumikita ng mas mababa pa sa 26,000 pesos. Yung average na pinapalabas sa upper middle income tayo ay dahil sa sobrang laki ng kita naman nasa pinakatuktok, nababawi on an average yung napakababang kita naman ng mayorya. Tanggap naman ng NEDA na kailangang tumaas pa ang kita ng maraming Pilipino at may mga hakbang naman daw ang gobyerno para matupad ito. Ilan lang daw ang pagkontrol sa bilis ng pagmahal ng mga bilihin at paglikha ng negosyo at kalidad na trabaho. You should take that in the context of the other things that we are doing to make sure that the middle class grow and the poor in particularly grow. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! May kanya-kanya ng plans ang ilang kapuso stars before we officially welcome the Christmas month. At double celebration nga ito para kay Sofia Pablo na may MMFF entry sa Pasko. Makichika kay Aubrey Carampel. Dalawang araw na lang, Disyembre na! Ang inyong mga paboritong Sparkle Stars may Christmas plans na ba? Si Pulang Araw star Sanya Lopez na namnamin ang panahon para makapiling ang pamilya. So bahay lang ako palagi kasi yun lang yung time ko to spend my time with my family, with my friends. Doon lang kami nagkakaroon ng bonding. Si Isabel Ortega nagkwento na nakabili na ng Christmas gift para kay ang batang Lille star Miguel Tan Felix. Something na kailangan niya siguro para sa araw-araw since you know, nagtitaping na siya ngayon and wala naman din ako doon para samahan siya. So, siguro something related there. Looking forward na rin daw for Christmas, sina Alan Ansay at Sofia Pablo, lalo at kasali si Sofia sa MMFF entry ng GMA Pictures na Green Bones. Oh! Pangarap ko lang kay MMFF, tapos directed by Direk Zig, tapos with D. Sir Dennis, with Kuya Ruru. So, tapos with Miss Alessandra pa. Ang dami kaso. Sobrang na-overwhelm ako ng tape. Kasama rin sa Green Bones si Widow's War star Royce Cabrera na thankful daw sa lahat ng natanggap na projects this year. Tradisyon namin yun eh. Every Christmas, ano kami sa private resort or private house, ganun, gaming spend together. Or reunion, kami lahat, mga 3 days, 2 nights. So, ganun tradisyon namin every Christmas, ganun, sama-sama kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz sa Happenings.